Mga puso, nagsulputan na naman ang mga couple na may mga bulaklak at mga tsokolate upang ipagdiwang ang Valentine's Day. Subalit, ikaw ba ay isa sa mga nakikicomment lamang ng sana all? O kaya naman, ikaw ay bitter? Ikaw ba ay broken-hearted? Naninikip ang dibdib dahil iniwan ka ng boyfriend o girlfriend mo? Abay, mag-iingat ka! Dahil ayon sa mga doktor, pwede itong humantong sa sakit sa puso na tinatawag na broken heart syndrome. At kung hindi maagapan, posible rin humantong sa heart attack. Siyempre, stress, yun yung number one. Tapos, pero hindi pa naman dumando sa depression stage. Pero talagang, wala, may iyak ka na lang. Pero it's good na, siyempre, you have the support system, the family and friends. And also, alam mo pa rin na, life doesn't stop there. You can continue to move on po. Ang pagiging heartbroken umano ay humahantong sa emotional stress na nagpapasikip ng iyong dibdib o sa iyong blood vessels at pwede kang atakihin sa puso. Man ibang symptoms na nangyari, yun yung gagamutin natin. May iba pinapatreat namin sa psychiatrist, may iba binibigyan na namin ng mga antidepressant. Kailangan lamang umanong aliwin ang sarili at humingi ng tulong sa pamilya at mga kaibigan upang maiwasan ang iba pang komplikasyon sa puso. It's okay to be sad. Most of us kasi parang tinatago siya by not crying, by keeping the front na okay tayo, na masaya tayo. Pero minsan mahalaga din yung parang ipapakita natin kung ano talaga yung nafe-feel natin. And also, very important yung family, yung support system, yung mga friends around us, and also yung priority. Ano ba yung priority mo? For me kasi study, and siguro most of the students, ganun din po. Seriously. Pinaka maganda niyan is of course family support. Hindi mo naman mapipilit yung umiwan sa'yo na bumalikan ka. Family support pa rin. Ang pag-uusap ay kasabay ng formal na pagbubukas ng tinatawag nilang kapihan para bigyang daan na mas mapalawak pa ang pagpapalaganap ng factual na impormasyon at balita. Bisita ang dalawang doktor na eksperto sa puso at ginanap ito sa SM Naga City katuwang ang KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pinagplanuhan talaga man kang KBP, Camarine Soul Chapter, na magkaigwa kita ng sarong programa na ang komunidad maaaraman gamos talaga. Aside duman sa satuyang mga pag-iriba sa mga kanya-kanyang istasyon, ini dinarata sa luwas para itong mga information na kaipuhan maaraman pa sa kapakinabangan mangkan sa satuyang mga namamanwaan. Every third Friday of the month po, gigibunta, igdibismo, pero iba-ibang topic lang ang kaipuhan tang itukawan para sa mga masunod pang episode, mapagayon tapang. Eden Florarita, PHTV News, Philippines.